Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ang topic natin for today is tips of starting a real estate agent in a new normal. Okay, bakit ko to ang aking topic? Marami sa akin naghahanap ng opportunity and ito ang masishare ko sa inyo. You need to be a real estate agent. Okay, paano yan? New normal ngayon at iba yung sitwasyon natin. But I always encourage people about this opportunity. Dahil new normal, maraming challenges. And marami rin nawalan ng trabaho. And one way na makatulong tayo sa ating kapwa Pilipino is provide opportunities for them. Paano yan? I'm just starting muna and hindi ko alam ang gagawin ko. Dito sa video nito, makakatulong ako sa inyo. So before I provide this information, please subscribe to my channel, click the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking videos. So guys, manood at matuto. Starting real estate agent are not easy and challenging to, but masaya. Because ang fruits ng pinaghihirapan mo, makikita mo kung determinado kang makabenta. At alalahanin natin, ang pagbebenta ay lifeline ito ng isang negosyante. Kasi sales are the bloodlines for ito ang bubuhay ng negosyo sa business. At ang selling skill ay hindi nawawala sa isang negosyante or entrepreneur. Yan ang turo lagi ng isang mentor sa sales. Hindi mawawala ito, hindi mananakaw sa iyo, nasa iyo ang pagbibigay. Yan ang sinabi sa akin. And always, nandito sa akin pag-iisip ang pagbibigay. For step of starting real estate agent, okay, matakot yun yung normal. Malaki na ang pinagbago ng negosyo to, itong industry ito, because the ang nangyari sa atin. And before I provide this information, because of technology at ano yung nangyari, nagkaroon tayo ng space pagdating sa pagbebenta. At nag-widen to because of what happened. So ito yung mga tips ko para sa inyo. Excited na ba kayo guys? Una, know your product. Yeah, it's fundamentals. Know the fundamentals. Sabi yan. Alamin mo ang binibenta mong real estate property. I mean, ano yung alamin mo? Lahat. Description ng property. The pricing, anong ilang square meter yung kwarto, ilang room yung isang bahay, saan yung malapit yung property ito, sa eskwela, sa mall, sa anong sasakyan na pwede puntahan yung property na to, ilang minutes yung travel papunta dito sa a certain area, and bakit ko in-encourage kong alamin yung produkto para magkaroon kayo ng knowledge at confidence para magbenta. Yan ang unang-unang alamin nyo. Kasi hindi ka makakabenta kahit anong produkto kung hindi mo gusto. Isa na yun. And hindi ka makakabenta kung hindi mo to nakikita, napifeel, at naririnig. Yun yun. Kasi you cannot sell that you cannot see. Lalo na kung real estate property. Kahit bahay yan or condo, dapat makita mo. Yun. Eh sir, COVID ngayon. Sa akin yan. Maraming paraan. May mga videos. But I always
train my agents na kailangan pumunta ka dun sa area para malaman mo saan yung property na yun. Yan. You cannot rely always on video, but for sake naman, may videos tayo. Ang maganda dito, meron tayong online course kayo. Yan yan. Provided ng developer. And we have YouTube now. Kaya pwede yung i-record yung property. Second, are you willing to learn new skills? Since new normal ngayon, kailangan mag-add up tayo ng skills natin. Yan. Since hindi ka marunong mag-computer, mag-internet dati, kailangan mo na. Dahil kasi, nowadays, you cannot do face-to-face 100% sa kliyente mo. Hindi ka pwedeng mag-flyering. Tinatawag, magbibigay ng flyers. Hindi ka pwedeng i-meet mo yung client mo agad-agad. Because of what happened now. So, saan tayo? Sa virtual world, as you sabi, which is online. Kung hindi ka marunong mag-internet o may pag-usap sa internet, mag-Facebook man or tawag na Zoom, kailangan alamin mo to. And secondly, you need to learn build your profile din sa online. Okay guys, marami ngayong free information how to build your skills pagdating sa online. May free, may paid. Depende na sa inyo yan. But we provide training. Yun ang maganda. And we will train you about these skills. So you can join my team and you can click the link sa description para maka-join kayo sa team namin. And we have scheduled webinars too. Yan ang maganda. Next, strengthen your communication skills. Bakit ko encourage kayo yung strengthening yung communication skills? Honestly, ako, mahina ako sa communication skills dati. Mahiyain ako. Until now, I study communication skill. I harness my communication skill. Sumasali pa rin ako sa mga Toastmasters. Bakit? Natututo ko sa kanya paano yung style niya may pag-usap. Yan. One thing kasi problema sa atin, ay mahihiyain ako, ganyan. Ano? Ngayon, online ngayon. Alam mo yung mga kabataan ngayon, ang galing nila makipag-usap. Lalo-lalo na sa online. Facebook, sa YouTube, or sa mga platform, especially TikTok, di ba? They talk about expressing themselves. Di ba? Yan ang ganda. You have to strengthen your communication skill to be more confident. Next is harness your selling skills. Yan. One thing na ayokong marinig lagi sa tao, ang pagbebenta daw ay pambobola. Yeah, it's true, but hindi naman lang pambobola. Ang selling is provide solution to your client. Yan ang selling. Kaya, may kasabihan, ang isang entrepreneur, kumikita siya kung mag-provide siya ng solusyon sa problema ng isang kliyente. Ganun ang negosyante. So, selling is important. To identify your clients, to learn about your clients' needs and wants, and provide them a good solution to them. Okay, madaling sabihin, air-to-air, ganyan lang. But, if you learn selling skills, hindi ito mawawala sa'yo. Sa'yo na yun. Yan ang maganda sa selling. And you can do it every day. Kasi bakit? Selling is every day. Right now, I'm selling this information to you. Diba? And next is expand your sphere of influence. Bakit kaya? Sa selling kasi, sabi daw, may KKK system. Sabi niya, kapatid, kaibigan, kaaway, sabi daw niya. You have to be an influencer pagdating sa real estate. Ano yung pag-influence? Get your voice out
there and the client will come. Sabi niya. You have to be specialized sa ganitong property. Condominium ba yan? Condominium. Real estate? Real estate. That's it. But we have training to build your homes. Yan. Yan ang maganda sa katulitin. And while building your influence, you have to develop your professional image. Why? Importante to build your image. Lalo na sa real estate. Ang paggawa ng professional image ay importante dahil kasi you are selling real estate property and ang real estate property ay worth of millions. Hindi naman siya thousands. Hindi siya 50 pesos, 100 pesos, hindi siya gadget. It's an investment and it's a home na magiging kliyente. If you're not specialized and they never see you professionally on your field, hindi sila malakpan. And the last is using tools and technology. Because of new normal, nagkaroon na ito ng opportunity to learn new technology. Especially ngayon for communicating clients. Right now, we have Zoom, Facebook, Google Meetup, and many more. We have trainings for that. And ang maganda dito, I will train you to use those tools. And we have schedules and training to learn more about real estate selling and marketing. Yon ang maganda ngayon sa ngayon. So, guys, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. And if you want to join my team, click the link below sa description and we'll provide you the details of the event. This is a webinar event. And if you have to ask questions about real estate, we can answer you to that. And free ito guys ha. Hindi siya paid. Okay guys? So, I hope nakatulong ako dito sa video na ito. Please share it, like it, and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button. So guys, have a great day and see you to the next video. Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.